Paano nga ba natin malalaman kung approved na o hindi pa ang ating SS loan? Or paano natin malalaman ang status ng ating niloan na calamity loan at salary loan? Good day mga ka-blessed, it's me, Bless. Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube ko, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video niya upload. So another video na naman tayo mga ka-blessed vlogs. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano malaman ang status ng inyong in-apply na loan sa SS at gaano ba katagal bago makuha ang perang niloan natin kay SS. So kung interesado ka, please keep on watching. So first, punta po tayo sa Google Chrome. I-click lang po natin yan. Then, i-search po natin www.sss.gov.ph. Then, lalabas lang po ito. Then, i-click lang po natin ito. Then, mapupunta po tayo sa page na ito. I-click lang po natin yung I am not a robot. Then, i-click lang po natin yung submit. Then, after that, mapupunta po tayo sa page na SS. Then, i-click lang po natin itong member. Then, i-login lang po natin yung user ID natin at password. Then, i-click lang po natin yung I am not a robot. Then, i-click lang po natin itong submit. Pagka-login po, lalabas lang po itong member survey consent. So, i-close lang po natin yan. Then, mapupunta po tayo sa SS online account po natin. Then, makikita po natin yung inquiry. I-click lang po natin yan. Then, i-click lang po natin itong loan info. Then, under the loan info, meron pong salary loan, calamity loan, educational loan, and loan restructuring program. Then, i-click lang po natin kung anong loan po ang i-check po natin. Kung calamity loan ba or salary loan. So, dyan po natin makikita ang status ng ating loan application kay SS. So, dito din po makikita yung loan time application filed through, encoding date, certifying employer ID, certifying employer name, and loan application status. So, dito nyo po makikita yung loan application status nyo po. So, pag-usapan naman po natin kung ano ba yung mga iba't ibang loan status sa SS at ano ba ang ibig sabihin ng mga status na ito. So, first is yung loan application for employer certification. So, ito po yung usually na makikita kapag once nakakasubmit lang po natin nung application po natin. So, ganito po yung makikita nyo po sa loan application status natin for employer certification or for approval pa po ni employer or ni company yung loan na sinubmit po natin. So, dapat po i-inform nyo po si company or si employer na kayo po ay nag-online loan application para po agad po ma-approve yung loan application nyo po. Dahil kapag hindi po na-approve ni employer or ni company yung loan application nyo, within 5 days, mawawala na po yung loan application nyo po. So, kailangan nyo po ulit mag-fill up or mag-apply po ulit. So, kapag na-approve na po ni employer yung loan application nyo po, ang next status po is encoded for validation. So, ito yung example ng encoded for validation. So, isa lang po ang ibig sabihin yan, napasok na po ang inyong loan application sa system ni SSS and for approval na po ni SSS. Then, next status po is disbursement through the bank queue. So, kapag ganito po yung nakita nyo po sa status nyo, ibig sabihin po, qualified na po kayong mag-loan. So, pwede na po tayong mag-loan nun. Then, next status po is disbursement through the bank chi. So, ibig sabihin po nito, granted or approved na po ang loan application po natin sa SS. Then, if ever na ganito po ang makita nyo po sa application status nyo po, disbursement through the bank C, ibig sabihin po na cancel po yung loan po natin sa SS. Dahilan po na nakakancel yung loan po natin pag mali yung bank account or close na po yung bank account na in-enroll po natin. So kapag ganito po nakita nyo, mag-enroll po kayo ulit ng bagong bank account. Make sure po sa inyo po yung nakapangalan yung ATM at active pa po yung ATM na in-enroll po ninyo. So, once na na-approve na po yung loan application po natin sa SS, gaano ba katagal bago makuha yung perang ni loan natin kay SS? So, after 3 to 5 banking days, doon pa lang po papasok yung perang ni loan natin sa ATM natin. And by the way, hindi po kasama ang Saturday and Sunday and holiday dun sa banking days. So, i-check nyo na lang po yung ATM nyo kung napasok na po ang inyong niloan sa SS.
So that's it, ganun lang po kadali malaman kung approve ba o hindi ang atin ni loan sa SS. I hope nakatulong ang video na ito. So kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video ni upload. So thank you for watching mga Kablese Vlogs and see you on my next vlog, and always remember that you are already blessed. Bye!